Okay, mga karusi, nandito naman po tayo para mag-review ng motor ng Rusi. Pero ang gagawin po natin ay comparison po. Yung TC125 at TC150. Ito po yung ating pagkukumparahin po kung ano po ang meron sa 125 at 150. Para yung mga gustong maglabas nito ay magkaroon po ng idea kung 125 po o 150 ang gusto po nilang ilalabas. Bali, magbibigay lang po tayo ng short review po nitong dalawang unit po ng Rusi na kung tawagin po ay TC125 Macho at TC150 Macho. Ito pong color blue po, iniba ko po ang kulay para po hindi po tayo malito. Hindi ko po pinarehong black po. Itong blue, ito po ay Rusi TC125 po. At yung kabila naman po, ito pong color black ay TC150 Macho. Po, pareho po silang macho. Pero may pagkakaiba po sila. Tingnan po natin. At yung pagkakapareho po nila, halos meron din po silang pagkakapareho. Umpisa na po natin ang pagre-review po. Dito po tayo sa kanyang unahang bahagi po. Yan. Pagmamasdan po ninyo ang kanyang pareho pong headlight. Yan. Sa headlight pa lang po, may pagkakaiba na po. Kung inyo pong titingnan yung 125, medyo mas maliit po yung headlight. At yung sa 150, medyo malaki po yung headlight. Ito po yung sa 125, headlight call po niya. Yan, medyo maliit po. Pero tingnan po ninyo yung kanyang flasher. Yan po. At punta po tayo sa 150. Yan po yung kanyang headlight. At yung kanyang headlight call po, medyo iba rin po ang design. Pero po sa mga flasher, yung mga signal light po niya, pareho lang naman po. Kung inyo po mapapansin, yung emblem po niya, ito pong 125, meron pong, yan po, emblem ng Rusi. At ito naman po, wala po siyang emblem ng Rusi po. Yan, may pagkakaiba po siya. At sa mga, ano po niya, telescopic fork, meron pong pareho lang din po, yan po, ito po yan. Yan, halos pareho lang po. Dito po sa 125, ito po may reflector po yung telescopic po niya rito. Ito naman pong 125, wala po. Ayan. Ang reflector po niya nandyan po nakalagay. Ito po. Ayan po yung 125 po ha. Dako po tayo dito sa kanyang unahang gulong po. Ang size po niyan halos pareho po. Brake drum din po, pareho. Kung magpapalit po kayo ng brake shoe, pareho din po sila. Yan po. Ang pagkakaiba po ay speedometer cable lang po yung pinaglalagyan po dito po. Yan. Kasi po, yan po. Tingnan po ninyo yung pagkakaiba po. Yan po yung 150. Ito po yung 125. Yan. May pagkakaiba po sila. Sa size ng interior, exterior, same lang po yan. Pareho po silang 2.75 by rim 17. Parehong-pareho po. Sa fuel tank po nyo, tangki. Kaya na lang pong humusga. Ganyan po siya. Yan po yung 125. Basta po yung blue po, 125. At yung itim ay 150 po. Sa clutch and cable po niya, pareho lang po yan. Sa mga ganito po niyan, ito po, pareho lang din po. Wala po silang pinagkaiba. Sa manibela, parehong-pareho po. Dito po sa cover niya sa tagliliran, yan po yung may tatak na Macho TC125, yan po sila magkaiba ng size po. Yung 150 po medyo malaki, ito po. Yan, magkaiba po sila dyan. Pero sa upuan po o yung saddle,
Pareho po. Halos wala pong pinagkaiba. Pag nilipat mo po yung upuan doon at dito, pareho po ang size po niyan. Dito naman po sa carrier po niya, ito yung carrier o yung back seat po, pareho din po sila. Pero pag sa ibang brand po, mayroon pong stainless chrome po. Pero yan po, pareho po sila. Dito naman po sa kanyang stoplight or tail light, pareho rin po yan. Pati po sa tapalolo po, pareho po. Dito naman po sa 125 yung sa likod, yan po, stainless po itong sa 125, stainless chrome po, pero doble na rin po yan, nakadesign po yan para sa sidecar. Yung sa TC150 po, ang kulay naman po niya ay black, tingnan po natin, ayun po, yan, double din po yan, kabilaan din po yan, pareho lang po sila, sa kulay lang nagkaiba po. Dito po sa ano po niya, putres, pareho rin lang po yan. Ito naman po sa 125 na putres, pareho po. Pero sa swing arm po, ito po yung swing arm po, yan yung kinakabitan po ng mismong gulong po sa likod. Kung ano yung pagkakaiba po, ito po yung 125. Ito naman yung 150. Ito. Yung differential lang po sa pagkakaiba. Pero kung ikakabit mo po yung gulong sa 125, same size lang po yan. Dapo naman tayo dito sa muffler po ng 125. Itong kanyang pinakang ano po, cover sa may tambutso po niya na stainless chrome po. Mas mahaba po siya hanggang dun po. Pinakang support po para hindi pumapasa yung angkas. At ito pong pinakang ano po niya, tambutso, kulay black po siya. Ito. Ito naman sa 150 po. Tingnan po niyo yung kanyang muffler cover. Ito lang po, hanggang dito lang po siya. Pinakang support lang po para hindi pumapasa yung angkas. At saka may emblem po rin ng Rossi na nakawakit po. Medyo mas maiksi po yung sa 150 po. Para ginawa rin po nila para mas maforma rin po yung design. Iniba rin po nila. Pero ang size po ng muffler niya, no, tambutso, kung pagpapalitin po ninyo, parehong-pareho lang din po yan. Ito po yung kanyang stoplight o tail light. Yan po, tingnan po natin. Ito po yung 125, ito naman po yung sa 150 po. Yan. Same lang din po yan. Kung inyo po tingnan yung mga flasher po niya, yan po. Yung pinakang signal light po pag lumiligo po ng left and right. Pareho din po yan dito po sa 125. Ito po. Yan po. Dito naman po sa kanyang likurang bahagi po ng gulong. Mechanical brake din po yan, oil brake drum rim po, puro ginagamitan po yan ng brake shock. Pareho rin din po sila ng 150 at 125. Sa size po ng gulong, yan po, 300 yung size po ng gulong. At ang rim po niyan ay 17 din lang po. Same na same po sila, wala pong pagkakaiba po. Yan po, kahit pagpalitin mo po yan ang gulong yan, dalawang yan, pareho lang po sila yan. Sa size naman po ng sprocket at kadena po ng ganito po, ito pong 150 at 125, same rin po yan. Sa inyo na lang po kung gusto po ninyong ibahin po. Pero yung original stock po niya, parehong-pareho lang din po. At sa mga nagtatanong po kung Euro 3 po, pareho po silang Euro 3. Dito naman po nakalagay po yun sa kanya po, sa 150. Ito po, dito po yung nakalagay. Ngayon po, tingnan natin sa 125. Nakalagay naman po siya sa cylinder head po. Sa carburetor naman po tayo. Ito po yung carburetor ng 125. Tingnan natin yung sa 150. Kung ano po pagkakaiba.
ito naman po isa 150. Medyo malaki naman po isa 150 po. Ganun po lang tayong konti po cover para makita. Ayan po. Dito naman tayo sa makina po niya. Tingnan po ninyo. Mas malaki po itong makina po ng 150. Ito po yung kickstarter po niya. Po. Ngayon naman, tingnan po natin sa kabilang side po nitong 150 po para may kumpara po natin sa 125. Ito po yung kabilang side po ng 150 po. Ayan. May emblem po siya ng Rossi sa makina po. At ito po yung kanyang shifting gear. Yan po, yan, nakikita na po yan. Ito po. Ngayon naman po, dako tayo sa 125. Ay, karagdagan po pala. Ito po pala 150 po. Yung ano po ng makina niya, 150cc po. At dito po pala nakalagay yung fuel cap po niya. Ayan po. Yan po yung carburetor po niya. O carburetor. Ayan po, yung itim na po yan. Ito po. Yan po yung pinakanchok po niya. Ito naman po yung busina. At naka-design po para po paglagyan po ng sidecar po. Dito po yung pinoconnect. Naka-design na po siya. Yan naman po yung 125. Itigan po ninyo mabuti po. Kumpara sa 150 po. Medyo napansin ko lang po rito. Mas malaki po yung black po ng 150. Kasi itong 125 medyo mas maliit po siya. Yan. Pero sa design niya may pagkakaiba rin po. Tingnan po yung parting ibaba po ng makina ng 150. May emblem rin po ito ng Rossi. Yan po yung nakita po ninyo na letter R. Yan po. At yung kanyang carburetor po. Ang electric starter po pala niya, dito po nakalagay, pareho lang po sila ng 150. At sa kickstarter po, ito po yung kickstarter. Yan, mas malaki lang po yung kickstarter ng 125 kumpara sa 150. Ngayon naman po, dako tayo sa kabilang side nitong 125 po. Naman po yung kabilang side po ng 125. Meron din po siyang emblem ng Rossi. Pero doon po siya nakalagay. Napapansin po yung nakasulat na Rossi. Yan po. Meron na rin po siyang butas para po sa design na paglalagyan ng sidecar po. So, halos may pagkakapareho lang din po sila. Meron din pagkakaiba po na konti. Sa makina lang po sila napansin ko ang pagkakaiba po siyempre. 125 at 150. Magkaiba po siyempre ng hatak po. Sa lagayan po ng battery, pareho din po sila kung saan po nilalagay. Sa ganito rin lang po yung battery po. Sa loob lang po nyan. Same lang rin po ng 150. Yung fuel cap po nya, ganun din. Sa ganun rin po nakalagay. Pareho din po. Sa center stand, pareho din po sila. At saka yung side stand po nya, pareho lang. At saka yung ito pong yan, oil filter po niya, pareho rin lang po kung saan nakalagay. At yung chassis, ay engine number po pala niya, dito po nakalagay, pareho din lang po. Wala po silang pagkakaiba po. Sa lagayan po ng tools, dito rin po ang lagayan, pareho lang. Ngayon naman po, dako tayo sa kanyang dashboard po, instrumental panel. Ito po yung sa 125. Yan po. Analog po. Ang speed po niya ay 5 speed po. Ito po yung 125 po. Ngayon po, titingnan natin yung 150. Kung ano po ang pagkakaiba po nila. Ito naman po yung 150. Yan. 5 speed rin po siya. Ang pagkakaiba lang po nila, may nakalagay po rito na ram speed. Analog din po siya.
50. Konting-konting diferensya lang sa nakasulat lang po talaga ng kaiba. Pero sa mga function po, dito po sa mga function po niyang ganito, sa mga flasher, headlight, busina, pareho po sila ng 150 po. Yung chassis number po niya, pareho po dito po nakalagay sa may parting leg po niya. Saan po nakalagay yung chassis number ng 150, ganun din po yung 125. Yan. Kaya kung ninyo po ang titingnan, pareho lang naman pong maporma, pareho rin pong pwedeng panghanap buhay po. Ngayon naman po, dako tayo sa kanya mga presyo po. Dahil ngayon po, naka ECQ po tayo, Enhanced Community Quarantine po. May pagkakaiba po kasi yung presyo ngayon kumpara po yung wala pa pong ECQ. Dahil naka-promo po ito. Yung murang presyo po niya, mas pinababa pa po. Bali dito tayo sa 150 po. Ang ibibigay mo lang po rito ay 2,000 po para sa registration fee po. Ang monthly po nito ay, ang monthly installment naman po niya ay 36 months 1,855 po. Kaya mas mababa po ang presyo niya ngayon kasi nga po naka ECQ po, mas pinababa po nila yung presyo. Kung sa cash price po niya ay kaya po ng 45, pwede po yun, pero dahil nga po sabot-sabot lang po, pwede pa po siyang mabawasan. Negotiable pa nga po siya, depende po sa branch or outlet na paglalabasan po ninyo na bossy. Dako naman tayo dito sa 125. Ganun rin po, 2,000 po para sa registration fee, at ang installment po nito sa loob po ng 36 months po ay 1,615. Ngayon po, kung kaya po ninyong i-cash, pwede po siyang makuha ng 37. Ganun din po, negotiable din po siya, baka po mabawasan. Depende pa rin po sa paglalabasan po ninyong branch and outlet po ng Rossi. Okay mga karusi, bali ang gando na lang yung ating review ng comparison ng TC125 at TC150. So, kayo na lang humusga kung ano po yung mas okay po sa inyo, kung 125 ba o 150. Pero kung sa inyong titingnan kung ano yung much better po na pipiliin nyo, nasa sa inyo na lang po yan. Kasi ang performance po niya halos pareho lang naman. Wala naman pong pagkakaiba. Kasi halos pareho lang naman pag negosyo yan. Kung lalagyan po ninyo ng sidecar, wala pong problema. Pareho po siyang pwedeng pagkakitaan. Yun lang po masasabi ko po. Bali, hanggang dito na lang po yung vlog ko. Mag-subscribe na lang po kayo para sa mga bago ko pa pong video. At paki-click na rin po yung notification bell para po ma-notify po kayo sa mga bago ko pa pong magiging video. Bali, yun lang mga karusi, at maraming salamat.